What's up mga budget meal? Naghanap ka ba ng murang SSD? Saktong-sakto nakita ako ng Teclas na SSD. Hindi siya ganun kakilala. Wala rin ako masyadong makitang review kaya gagawan ko na rin siya ngayon. Bago tayo mag-umpisa, ang presyo nito 1,000 pesos para sa 256 gig. Tara! Okay, hindi to sponsored video. Naghahanap lang ako ng murang SSD sa marketplace at kung saan-saan para sa 10,000 peso PC build na ginagawa ko at natsambahan ko tong Teclas na to. Hindi ako familiar sa brand na to kasi ang ginagamit ko palagi sa build ko PNY dahil dihamak na mas mura siya compared sa Kingston saka mas mabilis. Itong Teclas na to, ang presyo nito ay kapag 256 ay 1,400, kapag 512 gig nasa 24, kapag 1 terabyte nasa 4,300. So mapapansin nyo ang presyo niya, ang difference niya ay naglalaro sa 500 pesos pag kinumpir mo sa mga leading brand. Kapag kinumpir mo sa hard drive, syempre mas magaan pa rin to, pero ang bigat niya, siguro halos kasing bigat nila ng Kingston. At dahil na ako curious ako kung ano yung itsura nito, babaklasin ko na rin. Oh no, may warranty sticker. Kaya nga pala hindi maangat. Hindi na tanggal yung screw dito. Ayan, ito lang pala yung laman ng SSD natin, plastic dito para sa insulator niya. Tapos ang SSD natin, yung normal size natin, mga ganito kahaba yun eh. So pag tignan mo tong board natin, meron siyang dalawang NAND, tapos controller, tapos DRAM-less siya. Yun lang pala yun. Sige, mag-ano tayo? Speed test tayo dito. 336 minutes late. Okay, na-speed test natin ang website ng Teclas. Yung specification niya ay 520 Mbps na read speed. Ang nakuha natin 532. Yung write speed niya 470. Nakuha natin 467. So tama naman yung binigay ng unit natin. Ang napansin ko lang dito sa SSD natin, pag nagbukas tayo ng Crystal Disk Info, wala siyang ano, temperature sensor. Ganun din kapag nagbukas tayo ng ano, HW monitor, papansin nyo dito, wala siyang sensor sa temperature, kaya medyo mura rin siya. Pero considering the price, hindi na siya masama. Kung sakasakaling gusto mong i-compare yung speed nitong SSD nito sa ibang SSD, i-flash natin. Okay, hindi ko na-expect na ganun ka ganda yung kinalabasan ni Teclas kapag kinumpir mo sa Samsung Evo. Although, mas stable pa rin si Samsung Evo, saka kapag maramihan pati queuing, mas maganda pa rin yung write and read speed niya. Pero considering na yung price nitong Teclas, kalahati lang ng presyo ng Samsung. Okay na okay yung performance nito. Kung mararecommend ko pa sa inyo to, highly recommended to. Kung hindi issue sa inyo yung walang temperature kapag minomonitor nyo yung system nyo. Tapos kung okay lang sa inyo yung orange na kulay, kung naka-display or naka-tempered glass kayo, kung sakasakali tago mo, walang issue yung kulay nyan. Pero sa 1,000 pesos sa 256 gig, hindi ka nalugi dito. Okay na okay to. Siguro sa mga next build ko or mga nagpagawa sa akin, ito ilalagay ko. Ang laki ng matitipid nila. Matutuwa sila dito. At yun, kung nagustuhan nyo yung video, hit nyo yung like. Kung hindi nyo nagustuhan, hit nyo yung dislike. Comment kayo sa baba kung bakit. Tapos, kung sakasakaling gusto nyo mag-reach out sa akin, nandyan sa description yung mga social media accounts ko. Chat lang kayo dyan. Sasagutin ko kapag maganda yung proposal nyo kung bibigyan nyo akong pera.
Tapos kung gantong klaseng content yung mga gusto nyo, hit nyo yung subscribe button dyan pati notification bell para updated kasi mga bawat video yung nilalabas ko. Masipag ako mag-upload, promise, nag-upisa pa lang ako eh. Muli, ito Subay Budget Meal, providing you with budget solutions to your gadget problems. Kita tayo susunod ng video. Paalam. Okay. Time first.